Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aming channel ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman tayo at yun, napakalungkot nang nagsusulat si Tim. But, siyempre, wala pa naman tayo ngayong makakasama. And so, ang mapapaganuhan nyo pa lang ngayon is yung pagmumukha. Mapagtitiisin nyo pa lang ngayon is yung pagmumukha ko. And wala kasi si Baby Motmot nung nakabakasyon siya. So, halos 1 month yata siyang nakabakasyon. But, yun, tuloy-tuloy pa rin tayo sa kwento hanapang wala ang aking baby. And, for today, ang pagkwentuhan natin is yung part 2. Part 2 ng mga palusot sa magulang. Yan, mga palusot sa magulang. So, yun, maraming mga ka-relate ngayon dito. At, hindi ko alam kung umeepekto pa rin ba ngayon to sa mga millennials na magulang ngayon. Ay, hindi pala. Ang mga magulang pa ngayon is 90s na. 90s, but hindi ko alam kung gumagana pa rin to sa ngayon, but ito yung mga based on experience. Mahilig yung mga palusot eh. Based on experience ng mga palusot. So, yun, tara. Kwento kong tayo. And John, yung una natin sa mga palusot, sa magulang, itong palusot na to, ginagamit mo to kapag meron kang gustong gawin o meron kang something na gustong ma-achieve yan. Ito yung ano, yung drama pamor. Drama pamor. Ito yung mga galawan na magdadrama ka sa magulang mo. No? So, magpapalusot ka na kailangan mo tong ganito, kailangan mo tong ganyan, gusto mo tong ganito. Tapos, may iyak na meron ka pang mga pagalit-galit ng konti na bakit si kuya may ganito, bakit si ate may ganyan, bakit si bunso may ganito, tapos ako wala, siguro sino lang yung mahal mo, ganyan, yan. So mga palusot para lang makuha ang gusto, no? So, medyo effective naman, lalo na siyempre, pang mga magulang kasi soft yan eh, medyo soft yan sa mga anak nila, di ba? Although, sa panahon kasi ngayon, medyo talaga naghihigpit na ang mga magulang sa pagbili-bili ng kung ano. Dati kasi, mababa lang yung halaga ng, yung palitan, diba? So, yung mataas pala yung halaga ng pera. So, mas mababa lang ang presyo ng mga bili. So, ngayon, medyo hirap ng pagbigyan din ng mga magulang. So, sa mga tropa ko na kabataan, medyo intindihin nyo rin naman kasi mga magulang. So, ngayon kasi talagang mahirap ng buhay. Hindi nyo pa na-experience yan. Di ba? No? So, kung kayo, meron kayong gustong bilhin para sa sarili nyo, siguro ipunin nyo sa baon nyo, ganyan. Magtipid-tipid kayo ng pagkain-kain, para serenity, no? So, kung meron kayong gustong i-achieve, huwag na kayong magpansin sa magulang nyo, magdadrama-drama kayo. Kasi talaga sobrang hirap ng buhay, hindi alam ng mga magulang nyo kung paano nila pipigain sa sarili nila, mailabas yung kailangan yung baby, diba? So, kung tayo magdrama na kesyo ganito, kesyo ganyan, kesyo mahal-mahal, diba? No? So, huwag natin i-stress ang mga magulang natin dahil hindi nyo alam sa ngayon ang pinagdadaanan ng mga magulang nyo mula. Enjoy! And John, yung next natin sa mga palusot sa magulang is yung ano, yung kulang ka sa gamit, diba? Ito kadalasan to, palusot to kapag ano, kapag bagsak ka sa kung ano man subject, diba? Siyempre, ikaw, pag sinabi mo kulang sa gamit, medyo maano yung magulang mo eh, diba? Medyo kukulpak sila
mapupulba ka mga magulang kasi lalo na kapag aminado silang wala kang ganito, wala kang ganyan, sira yung ganito mo, sira yung ganyan. So, ang ending, sila pa yung magsasorry sa'yo dahil bagsak ka. Pero sa totoo, hindi mo naman talaga kailangan yung ganung gamit. Nag-invento ka lang. Diba? So, kapag ang magulang nyo ay nag-research about sa kung ano man ang ginagamit sa subject na yun at nalaman niyang hindi totoo, eh, patay talaga kayo. But, based on sa mga naririnig ko, sa mga naririnig ko, eh, talagang umi-epekto to. No? Siyempre, lalo na sa kapag mahirap talaga ang buhay. Diba? So, hindi kayo masisisi ng magulang eh. Masisisi nila yung sarili nila, which is nakakagilty naman kung talagang nagpapalusot lang kayo na talagang boplax kayo. Kasi papalusot yun na wala kayong gamit na ganito, wala kayong gamit na ganyan. Eh, talagang napaka, dapat sinusunog mag sinusunog ng inyong mga kalulu. Pero, but siyempre, kung talagang boplax, eh, aminin. Diba? Hindi yung pasasamay niyo pa yung magulang niyo, na iniisip nila sila yung may pagkukulang kung bakit pa bumabagsak, diba? Which is, ano naman talaga, ikaw naman talaga yung magkisalan, bulakbol ka ng bulakbol. So, huwag na tayo magpalusot. Diba? Huwag tayo magpalusot na kailangan natin ganito, kailangan natin ganyan. Diba? So, huwag natin i-ano na kulang tayo sa mga gamit sa eskwela para hindi naman sila mag-aalala. Diba? Sa buhay-buhay niya. Listen to it. Enjoy. And John, yung next natin sa mga palusot, sa magulang, ito sa eskwela ulit to. No? Sa eskwela ulit to. Yung ano, isasabihin mong hindi ka makapag-focus sa pag-aaral. Yan. Lalo na kapag yung magulang nyo yung talagang madala. Talagang utos ng utos sa inyo. No? Utos ng utos sa inyo. Yung talagang yung pagkatapos pa lang ng isang ano mo, isang gawain mo, eh, uutosan ka na naman. Di ba? So, kuminsan pa nga, may mga magulang na, oh, sige, ama, nagpapahinga ka, gawin mo, bagawin mo. So, parang hindi ka na nagpahinga. But, anyways, yun nga, yung ano, yung palusot mo na hindi ka makapag-focus sa pag-aaral, eh, parang hindi naman yun, ano, hindi naman yung effect. Diba, no? So, parang sinisipong pa yung magulang mo sa kamuklaksan mo na sinasabi mo hindi ka makapag-focus sa pag-aaral, kaya ka bumabagsak, ganyan. Kasi, ewan ko, mga kabataan yun, talagang hanggat makakalusot, lulusot. Diba, so, para sinisisi pa yung magulang na hindi makapag-focus kasi ganito, mingay-ingay, lakad sa ganito, utos ng ganyan, diba? No, so, huwag niyong sisihin, huwag niyong iparamdam sa magulang niyo, mga tropa ko. Huwag niyong iparamdam sa magulang niyo na meron silang pagkukulang. Kahit ngayon naman talaga yung may pagkukulang. Diba? Kung hindi kayo makapag-focus sa pag-aaral, eh talagang pag hindi naman kayo pipigilan ng magulang nyo eh. Diba? Kumbaga natutuwa pa yun at talaga nagpo-focus kayo eh. Pero kung ipapakita nyo na bagsak-bagsak yun kayo sa eskwela, eh makasapokin din kayo ng mga yan. Diba? So kung ako sa inyo, eh talagang mag-focus kayo sa pag-aaral at talagang nakaw. Nakaw talaga. Diba? Enjoy. And John, ano, yung next natin, sa mga palusot sa magulang, ito, pag nagtatrabaho naman ito, diba? Yung palusot mo na kapag nangihiram sa'yo ng pera yung magulang mo, yung magbabayad ka ng utang, yan yung mga palusot na mga anak kapag manghiram ng pera ang magulang. Diba? Kasi magbabayad ng utang, magbabayad ng bills, magbabayad ng kung ano-ano, diba? So, para lang hindi makahiram yung mga magulang nila. Diba? So, ako, ginagawa ko rin pala to. So, siyempre, hindi, but, I mean, ako, hindi rin ako makapag-ano ngayon kasi, siyempre, maybe, diba, bayad-bayad utang, bayad-bayad ganito, no? So, talagang pag nakaka-
pag nangihiram sila, mamasakit ang pera, eh, talagang wala pa akong muna maibigay talaga na full. Diba? Kasi, siyempre, nung lumabas si Baby Motok, medyo marami rin kaming binayaran. So, medyo tumami yung utang na namin. No, but eventually, pag natapos na yung utang, eh, talaga magbibigay ako sila. Talaga sila sabi sa sarili ko na matapos lang yung utang na to, talaga magbibigay ulit ako sa kanila. No, but, siyempre, comment nyo down below kung ginagawa nyo to yung sa mga nabakal pa ako eh. Yung sa mga nagtatrabaho ngayon na hinihiraman ng pera ng magulang tapos nagpapalusot na magbabayad ng utang pero yung pala ba, bibili lang ng cellphone, bibili lang ng kung ano-ano, makikipag-date sa jowa. Diba? So, kung kayo, may capable naman kayo magpahiram sa magulang, eh magpahiram naman kayo, diba? So, parang hindi naman nila nire-require kayo na ibalik or sukulian yung mga ginawa na para sa'yo kasi siyempre obligasyon nila yun. But siyempre, nandyan yung kapag humingi lang ng tulong yung magulang, eh tulungan at huwag na magpalusot na magbabayad ng kung ano yun. Kunang kung ano-ano, diba? Thank you. Enjoy! Yung next natin sa mga palusot sa magulang, eto namang palusot na to eh kapag yung pag umuwi ka ng bahay, may pasaka, may something ka na kung ano man, sira yung damit mo or ano. Ito yung palusot mo na nabangga ka or nadapa ka. Diba? No? So, ito, magpapalusot ka kasi ito kadalasan to sa mga lalaki naman eh. Diba? Nabangga or nadapa, tapos nakita mo yung black eye dito. No? So, yung mga magulang, eh, ginagawang tanga. No, kung yun naman gawin yung tangay mga magulang, madadapa ka, black eye, mababang ka, black eye, ano, ganyan yung puno, ganyan yung poste, nakaganyan, tama nga, gano'n. O, no, so, tapos meron ka dito, gusto pa ka dito, no, so, kung ano, kasi, siyempre, magagalit talaga yung mga magulang, no, lalo na kapag umuwi kayo ng, ano, siyempre, mag-una, mag-aalala yan, pero, pag nakitang may basag-basag yung mukha mo, eh, medyo, ano, medyo magwa-wild, ano yun, magwa-wild boar. Magwa-wild beast yun. Yun na, mag-hype beast. No? So, huwag na kayo magpalusot mga tropa ko na mabangga, nadapa, or kung ano man, kaya kayo nagkaroon ng pasabukol, or kung ano man. No, kasi alam na ng magulang yan. Diba? Kasi sabi lang nila na ay, ganun ba, ganun na yan, okay lang yan, ganun yan. Pero totoo, alam nila na nakipag-away. Diba? Lalo na mga mami ko, malakas ang mga radar niya. Pero, kadalasan talaga, hindi na magsasalita kasi parang, syempre, yung pride mo, hindi na madurog. Diba? Kasi nagpapalusot ka nga eh. Diba? So, lalo na yung mga lokolokong mga magulang, yan, na alam na kung anong mga panagkagagawa ng mga anak kasi gawain din yun nila nung nag-aaral ba sila, no? So, okay? Wow! Diba? So, huwag na tayo masyadong magpanggap pa kasi alam ng mga magulang yung mga parasut yun. Diba? Hindi na bebenta yan. Ano na lang sila, parang oo na lang sa'yo, pero oo na sila na niwala sa mga pinagsasabi. Diba? Enjoy! And John, thanks for watching for today's video and And I know na maraming mga kabataan ngayon ang nakaka-relate. Ewan ko, kahit yung mga medyo tumanda-tanda na ng konti, eh nagpapansot pa rin sa mga magulang. Diba? Alam nyo, mga tropa ko, ang mga magulang, alam talaga nila kung ano ang mga pinagagawa nyo sa mga buhay-buhay nyo. Diba? Alam nila yan, yung mga pinagagawa nyo. Sumasang-ayon lang sila para hindi maging pride nyo, diba? Or something. Pero kapag yung magulang mo eh talaga sobrang strict or something, eh talagang malas lang. Talaga ang buhay. Hindi natin mapipili ang magulang. But kung ang magulang mo eh maayos naman, mabuti sa'yo, eh huwag naman masyadong magpalusot. Huwag na kayo masyadong maganda pa, magsinungaling pa kasi mahal na mahal kayo ng mga magulang niyo. Diba?
So, kung minsan sasakyan kayo, kung minsan hindi, but syempre, ganun talaga, diba? Ganun talaga kung nagmamahal kayo, ginagawa ng tanga, tuloy sumunod ka rin, diba? And yun, thanks for watching, thanks for watching for today's video, and don't forget to like, share, and subscribe na kayo sa channel ko, or mag-comment kayo down below para alam ko yung mga thoughts nyo, kung meron ba kayong negative, positive na gusto sabihin, okay lang yan. Diba? Welcome everything sa aking channel, and yun, subscribe na kayo sa bumalik. Subscribe na kayo, subscribe na kayo sa channel ko, at i-click nyo lang yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs. Diba? So, yun, tuloy-tuloy pa rin tayo sa first 500 subscribers na ngayon ay medyo nanadagdagan naman para sa aking 3D origami bahis. No? So, kung sino man po ang mabubunit ko pagdating ng panahon na umabot na ng 500 ang aking subscribers, bubunutin ko na lang po. And it's not a typical bunot type. No? So, meron po tayong magagawin kapag nagbunot na tayo ng wheels. And yun, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paggawa ng rewards, at talagang konting-konting skipa na lang, ma-challenge ko na ang Jamil para sa akin. English only please challenge Jamil edition. So medyo excited na akong matapos yung project, and ipapakita ko rin to sa inyo bago ko gawin ng video. Diba? So yun, ipalaganap natin ang Daddy Cool Fever na ngayon ay sinat pa lang, but eventually kakalat niyo sa buong mundo na magbibigay ng kasiyahan at kausap sa mga walang kakwenta-kwentang topic, pero sigurado makakarinig ka. Diba? No? So, yun. Thanks for watching ulit, and see you when I see you in. Bye-bye!